Ipagbabawal na namin ang tindahan ng lahat ng second-hand na cellphone sa lungsod ng Maynila. Kababayan, nandito po tayo ngayon sa may Isitan Recto at ayan, hindi po magbubukas ngayon ang Isitan dahil isinara po siya kahapon ni Mayor Esco dahil meron po mga violation na kinakailangang sundin at bilang pagsunod na rin po ng management sa kagustuhan ng pamalang lungsod na Maynila na maisara itong mall na to. So yung mall po, ayan, sarado siya. Department store, supermarket, sarado po siya at meron po silang nakalagay dito na message para po sa mga valid customer na or valid shoppers ng Isitan. So yan, sa mga kababayan, no, ngayon po ay araw ng Thursday. October 10 at usually po kapag ganito magbubukas na yung Isitan sa umaga na nakikita natin meron na pong mga nakapila dito, ano, pero sa ngayon po wala na tayong nakikilang nakapila para pumasok dito po sa department store or itong mall ng Isitan, ano, wala na po ngayong mga tao na pumipila dahil sarado na nga po itong department store. Ayan, ito po yung entrance ng Isitan Department Store. Ganun din po dun sa kabila, sa left side at saka sa right side, sarado po. So, ibig sabihin nga po, sarado na itong Isitan Mall. So, ngayon guys, nandito po tayo sa labas ng Isitan Recto. Ayan, sa mga nagtatanong po kung anong branch, Isitan Recto po. Ayan, meron pa rin naman pong ibang branch ng Isitan na makikita natin sa Carriedo, sa Cubao, at saka po sa May Santa Mesa. Ayan. Okay. So yan guys, ito po yung Isitan. Ayan. So para sa mga batang 90s, ayan, naalala nyo ba itong Isitan? So syempre marami po kayong experience dito po sa Isitan Mall. Ayan, marami po tayong mga babalikan at mga kwento dito po sa Isitan Mall dahil nung araw ito daw po yung pinakasikat na mall dito po sa Maynila, ang Isitan Recto. Ayan, kung mayroon po kayong mga alaala, pwede nyo pong i-comments dyan sa ating para po mapag-discussion na natin itong Isitan na Recto. Yan, syempre po, bukod po dun sa pagsasara nito, syempre yung mga empleyado po, dahil hindi po biro yung mga empleyadong nandito, ano, siguro approximate siguro mga 2,000 ganon or 1,000 employee, mga tenants, syempre mga vendors diyan sa loob, mga empleyado ng supermarket, department store, ayan, napakarami pong pansamantala nawalan ng hanap buhay sa pagsasara nitong Isitan. Ayan, at sa mga kababayan po natin na mga nawala ng trabaho dahil sa pagsasara nito, ayan, siguro naman po ay baka maayos pa at magkaroon pa ng pagkakataon ulit na mabuksan itong Isitan Recto. So ayan. Kaya sa mga sugi po ng Isitan, pwede pa rin naman po kayong mamili. Mayroon pa pong Isitan Carriedo. Ulit, may Isitan na Cubao na pwede nyo pa pong bilhan itong mga, alam nyo, yung mga, kung may gusto po kayong bilhin, yung mga murang bilihin dito po sa Isitan. Ayan, yung iba nalulungkot dahil syempre yung alaala nila dito sa Isitan,
marami silang mga alaala dito kung tuluyan na talagang magsasara itong isitan. So pagbabalik na ako sa isitan, ito daw po yung pinakasikat na mall nung araw dito po sa Maynila. Actually may kalumaan na rin po kasi yung mall. Ayan, malay natin sa pagsasara niya magkaroon ng renovation, di kaya. At malimbuksan sa publiko kapag ayos na at tumupad na siya doon sa mga patutunang binibigay ng Manila City Government. Ayan, muli, bakit po ba nagsara ang isitan? So ngayon po kasi, nagkaroon po kasi ng investigation. Ayan, marami po kasing mga illegal na gawain or maraming mga illegal na nakita dito po sa loob ng isitan, especially po mamaya. Especially po yung pagbebenta ng mga second-hand na cellphone na wala pong permit. Ayan, at yung iba po ay karamihan mga galing sa Nakaw yung pong mga ibinebenta nila dito. At nung nagsagawa nga po ng inspection, yung mga tenants, yung mga nagtitinda doon sa mga stall, wala po silang may pakitang document, mga business permit na yan. Kaya sa madaling salita po, ayan, tapos na ang usapan, hindi na po sila nakapag or hindi pa na sila nadala sa pakikipag-usap pa. And kaya nga po kahapon, isinara itong isitan ni Mayor Isko. Ayan, ito po yung entrance ng isitan dito po sa may harapan ng Recto Station, South Recto Station station po. At bukod po dun sa pagsasara ng mall, yung mga tenants din po dito sa labas, kasama po sila sa nasara din. So, apektado rin po sila. Wala na rin po silang pwesto dito. Yan, sarado na rin. Magkabilaan po yan. So, ayan guys. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan, huwag na po kayong malungkot. Alalahanin na lang po natin yung mga alala natin sa isitan. Ayan, ako po si Pugong Bihero. Maraming maraming salamat sa inyong panonood po. God bless you all po. Ingat po tayong lahat. However, you try union aside from that, binanggit nila dito sa closure nila yung declaration nila ng size, which is about 1,000 square meters. Siguro naman, makikita ninyo, this is more than 1,000 square meters. Actually, sa permit nila sa sine, 3,000 square meters na. Plus, yung tax documentation nila, no, nakalagay din over 20,000 yung square meters. There's over 90,000 square meters na hindi nakikita. With that, there's a misdeclaration. That is already a violation. Our permit, remember, our permit, our business permit, it is not a right. It's a privilege given to business owner. And anytime there is a violation, we have the right to actually enforce it. But since there is a due process, report about the news.
sa administration. So, kami naman, tinik na namin ang lahat ng kasino. Inspection mo kami sa lahat. We found the discrepancy. Dito, yung restaurant natin, lesser permit. They don't have to look at it, right? Way back 2017, as I can see, wala akong record nun. This is a big call eh. Kasama na dyan yung mga pang-pang. Thank you.